ko yan. Ready? Good luck to me! And I meant it. Sobrang good luck to me talaga. So at that time, excited lahat. O, diba? Naririnig mo lang sa YouTube dati yun, this is not a race. Tapos ngayon, nandyan na ako. Oh my gosh. Sobrang effort yan. Sobrang effort yung ang daming mga bikers sa gilid mo, sa harap mo. Buti na lang, meron akong dropper post, diba? So, nadagdagan yung confidence ko dyan. And umuulan yan, di lang masyadong pansin, pero umuulan yan, and it was so cold. Ayan o, basa yung kalsada. So, palabas na kami ng Lima Park. Siyempre si Louie yung may camera. Nandun ako sa likod, trying to cope up and trying to catch them. Mabilis. Mabilis na agad yung pacing. Kasi ang gusto talaga ni Louie, magbangko na kami bago mag-first na checkpoint. So, 65 kilometers yan. And, ang dami ng mga sasakyan. So, kailangan talaga mas confident ako dyan. Kahit na practice ako ng practice at ensayo ng ensayo na maraming sasakyan, iba pa rin talaga pagka andyan na yung event. So, I was still trying to catch up. Lagi naman ako kakatch up dyan. Basta plan is checkpoint number 1. Yan, makarating dyan. O, diba? Nakalimutan na niya. Running at 65 kilometers na. With 3.5 hours. 2.5 time, actually. 2.75. Busy ako doon. 2.5 hours elapsed time. Yeah, naglilinis kasi Marita. Ako ng... Ay, nana sa matlas pag na. Naglilinis ako ng sunglasses ko. Yang sunglasses, nasa likod ko all throughout the ride nung umuulan. Tapos paghugot ko kasi may liwanag na kailangan ko na siya isuot. Sobrang maputik siya. So, ayan. So, sobrang lakas na ng headwind dyan. And gusto ni Louie, sumunod ako sa kanya. Kahit nahirap talaga ako sumunod sa kanya. Ang usapan, average is 25. So feeling ko 25 naman ako. Pero siya nag-30 o kaya 35, diba? Tapos yan ang gusto niyang sundan ko, yung mga malalakas na yan. So, ay warla kami from the start hanggang mga yan, bago mag-first checkpoint. Tapos yung mga quiet times na yan. Tumahimik na lang kami. Sa mga siguro 50% nag-aaway kami. 50% quiet lang kami para hindi kami mag-aaway. Pero nakakatakot yan. Super makitid lang yung kalsada. And aside from that, madaming may mga truck and everything. Yun, may accident pa. Actually, hindi ko nakita yan eh. Nakita ko na lang dito sa video yan. Diba? Narinig yung hangin. Sobrang bigat ng hangin dyan. Sobrang... Yan ang struggle talaga. Ng maraming mga nagbabike dyan. Yan. Naalo ko na lang talaga sarili ko dyan. Yan o. Muna ay kanta-kanta ako. Ganyan. Yan, yun yung mga nakakatuwa. Kasi sobrang pagod vibes sila. Kahit mga puro pagod and puro napipressure sa pagbabike. Kailangan sa, dahil may time nga, time limit. So, kailangan talaga effort ka. Yan, alam ko nakaharap sa akin yung camera. So, kunwari sumasayaw-sayaw ako. Tapos yan, sprint ako.
effort, effort kunwari humabol. Pero sobrang hirap. Struggle na yung hangin dito. True. Nilipad yung bike. Pati yung bike namin, tinatangay na. Pero parang sa kanya, hindi naman tinatangay. Sa akin, tinatangay. Every time na may space, dyan yung mga bahay, may space between the houses. Pag biglang pumasok yung hangin doon, sa bit, in between them, tapos tatama sa akin. Wind is real! Talaga nililipad yung bike pa kaliwa. So, kailangan. Pinipigilan ng hangin. Kailangan talaga. Patag pero parang ahon. May totoo yan. Kailangan may balance yung bike mo together with you. O kaya kailangan ano, daganan mo yung handlebar para hindi tangayin ng hangin pagka nagkaroon ng space dyan between the houses. Kasi talagang mag-aano ka ng balance mo. So dyan, hindi ko alam na set up na siya. So, nag-video. For sure, tinatawan na lang niya yan. Pero nainis na yan sa akin eh. Kasi hinihintay niya akong sumunod sa kanya. Pero hindi talaga ako makadikit. Kahit anong bilis ng pedal ko. Wala. Ang hirap. Hirap na hirap na pa ako. Papasok na ng San Pablo City. Ayan, papasok na ng San Pablo. Quezon. So yan, may arco dyan. So, dyan sa arc na yan. Actually, dinaanan namin yan from the start. Kasi nga, ito pabalik na to. Hindi na niya nakuhaan kasi madilim pa kanina. So, yan, may arc na siya. Tapos, titignan niyo mamaya. Sa likod, kuhaan niya akong video. Ayan, sa likod. Makikita mo yung truck na yan, kasabay ko. So, hindi ko alam kung ano ba, hindi magkakasya ba kami doon sa arco o hindi. So, nag-stop ako. Nag-stop, tapos pina-under ko muna yung truck kasi hindi talaga kami kakasya. Vince Urganda, I'm Paige, sir. Thank you. Yes, favorite niya yan. Basta may ano, magpipitek yan. Nakasmile, always ready. I'm Paige, sir. Ah, okay, thank you. From there, Ito, mag-start na kasi yung paahon. So, nag-ready na kami dyan, paahon. Syempre, nag-skip ko, diba? Paahon na agad. Medyo hindi naman pa. Wow! Lapad na kalsada rito. Yan si Louie. Pagka... Dilim kasi kanina eh, no? Alam niyang hindi na ako nagsasita sa sobrang pagod. Hindi mo makita ganito kalapad eh. Naaliw niya ako sa mga kung ano ng mga sinasabi niya. Like, yan, lapad ng kalsada. Kaya ako na natin yung bundok na yan. Tama ba? Ayan, nag-engage siya. Yung nilusong natin kagabi, ay kanina umaga. May tanong na yan. Ano, kaya pa, mami? nakakaya na tayo. According to your cyclocomp. 106? Siyempre. Video pala. Kaya naman, anak. Ito yung third pa. Tingnan pa kayo sa second checkpoint. Wala pa po. Wala pa, pero ito yung way, no? Opo, yung secret lang po, yung secret checkpoint daw muna po. Salamat. Opo. Anong gamot pa? Anong gamot pa kailangan mo? Planax. Planax tsaka? Jollibee, baka naman. Ang simula ng napakahabang hahon. Kagabi. Ay, kanina umaga, hindi na video kasi madilim. Yes, sobrang dilim. Diyan kami lumusong, tapos umuulan. Eh, yun ang weakness ko. Aside from yung lusong na weakness ko dahil natatakot ako magmabilis.
umuulan pa, eh nakasalamin ako. Pag nakasalamin ako, wala namang wiper yung salamin, di ba? So kailangan talaga pinupunas-punasan ko siya para makita ko ang kalsada. Nashi, marami daw ahas, Nashi. Ayan, yun, naging yung joke yan eh. Ahas na yan. Hindi daw mataas, sabi ni Mami Kat. Oo, hindi mataas. Sobrang taas. O, diba? Ang ganyan, nagiging Darth Vader na naman si Louie. Yan. Start na yan ang ahon. Ang saya niyan. Grabe, exciting. So, yan pala ang nilusong ko kanina na mabagal din ako actually. Dapat nga sinasabi nila, dyan ka magbabawi. Kasi dyan ka magmamabilis. However, alam mo naman ako, syempre, kailangan lagi akong maingat versus, ano, versus mabilis. So, wala. Hinihintay niya ako niyan every time na, ano, sa lusong. Actually, lagi niya hinihintay. 95% hinihintay niya ako. Labong effort yan. Ayan, yung iba naglalakad na sa gilid, diba? So, makikita nyo, naglalakad sila. Ako, hindi ako naglakad dyan. Promise. Pero pag nakita nyo kung ano yung pace ko, mamaya, pag kinuhanan ako, hindi na ako nakita sa camera kasi yung pace ko, kasing pace nung naglalakad. So, ganun kabagal. Ayan, oh, diba? Asan ako? Ayun, kasabay ko yung mga naglalakad pero nagpapadyak ako. Ganun, ganun kabagal. Wow. Effort ko yun, ha? Best effort. Pero sobrang ganda ng view dyan. Ayan. Although, syempre, nakikita mo na yan sa Sierra Madre. Pero, syempre, parang sobrang bago. First time kasi namin dyan. Yan, hindi na ako nakikita dyan. Usually, ang ginagawa talaga ni Louie, nauuna na siya sa ahon. Tapos, hihintayin na lang niya akong makarating. Doon sa kung nasan man siya. Yan, dyan. Sa mga bandang dyan, nag-iisip na ako. Nag-iisip na ako, kaya ko ba talaga? Pinag-iisipan ko na sumali. Pero gusto ko yung angulong ganyan. Kasi parang akala mo, lakas ko, diba? But no! Kita mo yon yung girl na nasa harapan na naka-green. Yun nga yata yun. Wait lang, check natin. Siya nga yun. Siya yung super tulid na narinig din namin pinag-uusapan siya nung after na ng race. Siya yung pinag-uusapan na talagang nagbabay pa yata siya sa mga dinaanan dalawa. Niya ng mga ano, malalakas na mga ano, lalaki nagbabike. Hindi pa lusong naman to ng konti eh. Tapos cambio mo ulit. And sabi niya palusong, di ba? Budol talaga. Ahon, pero hindi naman ano as steep as yung before. So, parang medyo recovery siya. Oh, kambyo mo isa. Tinuturuan niya ako magkambyo kasi masyado magaan. But anyway, so syempre nag-skip go, na, go, diba? Go, baba! Go, go! Tapos na yun, go. Sa Alaminos yun pala na-climb. Tapos, ito I guess, papunta na kami ng Laurel neto. So, dyan na yung Tanawan, Talisay, tsaka Laurel. Ayan, maraming pababa. So, ito rin yung aahunin namin pabalik. Papunta sa second checkpoint. Yung sa Laurel na checkpoint. So, masaya to kasi maganda yung view. Ito yung actually ito yung favorite ko na part ng ride. Yung pababa. Pabalik nito, mami. Not naman. Ayan, yung naka-blue, kinausap din ako eh. So, meron siyang dalang GoPro, tapos sabi niya, ang saya nito, ang saya nito, ang saya nito, pabalik. Lahat yan ng sentiments. Lahat ng lulusungin mo, aahunin mo pabalik. Kaya nga, it's called the greatest budol. Pero ito, sobrang saya nito. Ang ganda kasi ng kalsada, actually. Wala pa masyadong sasakyan, so hindi nakakatakot. Tsaka ang babait ng mga ano, ang babait ng mga sasakyan dito, yung mga drivers. Kahit yung jeep, tricycle, as in talagang very giving sila sa nagbabike. In my experience, I don't know dun sa mga ibang riders,
or dahil babae ako. Pwede rin naman, pero kasi dito sa Maynila. O kaya kahit anywhere na ano dito na na-experience ko, dahil sa Boso-Boso, nako, walang biker-biker, walang baba-babae. Basta kung gusto nila magbaba, bigla na lang silang kakabig. So anyway, ayan, so hindi masyadong, I think, ma-capture yung magandang view. Pero syempre yung kalsada maganda. So, yan, pababa na siya. And dyan, makikita mo marami ng pabalik. So, yan yung may mga pabalik na ano. Kasi paahon and parang rolling. Pabalik na sila. Kami papunta pa lang sa second checkpoint. Nakakatuwa din yung mga pabalik. Kasi parang ano, nagbibigay sila ng moral support sa papunta pa lang sa last checkpoint. So, mayroon nga ako nakita, nag-thumbs up, nagbumabate. Sobrang nakakatuwa. Parang medyo nakakalimutan mo ng konti yung pagod mo. Tapos makikita mo yung magandang view. Yun, nakakatuwa talaga siya. Sobrang haba pa nito, pero I guess hindi natin nakuha na ni Louie talaga lahat. Kasi nagko-concentrate na talaga kami dito. Next checkpoint na tapos aahunin namin yung mga nilusong namin. So ayan na! Actually, nakita namin yan si Babam. Kasama naman talaga yan. Pero nauna siya. Kasi ang bilis niya. Doon lang namin siya nakita. Ayan o. Sobrang saya niyan. Kasi ano, ayun na, ending na. Parang we made it. Nasa likod pa ako niyan. Nabutan kami ng truck doon sa crossing na yon. So, pinander pa yung truck. Tapos saka kami sumunod sa likod. Congrats, sir! Yan, lahat ng mga ano. Ayan o, oh, grabe, naka-folding, diba? Sobrang lakas. Pero dyan, parang sinasabi nila, pag malapit na yung finish line, mapawi na yung ano mo, hirat mo, mapapagi, mawawala na yung pagod mo. Pero hindi, actually, hindi na wala. Pero syempre masaya ka, tsaka sobrang proud moment. Kasi talagang, sabi ko nga, ano eh, nothing is impossible. Yan ang kinakanta ko all throughout, lalo na yung pinaka-last stretch na talaga. Kasi I almost gave up 100 kilometers pa lang, parang hindi ko na kaya. Pero, ayan, umabot pa rin kahit papano. And with maybe an hour to spare, parang sobrang bait ni Lord. Tapos sobrang pinotect niya kami. Hindi ko na ulitin. Hindi na ulitin yung Batangas. Tarlac naman. Ayan. Yan yung thoughts ko talaga before. Pero ngayon, parang syempre, nakapahinga ka na. Ayan, sobrang saya lang atmosphere, sobrang nakakatuwa and super proud moment. And I'm pretty sure lahat ng mga nakasali and naka-finish would feel the same thing. First Audax experience. And it's super unforgettable. Sabi nga nila, bakit Batangas ang naisip niyong unang first time? First time nga eh. Ang una. Well, the weather, pero talagang siguro ayun. Doon. We prepared actually. Kudos to my husband, si Louis. Yes. Kasi grabing training ang ginawa sa akin. Pero in spite of it all, ano talaga, willpower ang makakapatapos. Yun lang yung lesson ko para sa akin. Para sa akin. Thank you. Kasi wala naman ng lakas. Lakas lang ng loob. Ayan, oh, yeah. Sobrang sweet moment. It's official, baby. Picture, picture. Diyan lang kami nakita ni Babam.
Diyan kayo picture. Sobrang parang dalawang pictures lang yata. Start and finish ang pictures namin with Baba. Kasi nga sobrang tulin niya. So nauna talaga siya. So that's it. Pansit, I guess. Ito ang ODAX experience namin, Batangas 2023. 200 kilometers. Ayun, may pin. And may free food kami sa Giligan. So after nito, kumain na kami. Konting kwentuhan ng experience. May nakasama din kami, actually, nakaupo na seatmate dun sa ano kain. So, kwentuhan. Lakas yun. Nauna na siya eh, actually. Tapos na rin siya kumain. Pero anyway, I hope nag-enjoy kayo. Kasi, this is, I don't do this often. Pero, ngayon lang, dahil, ano, this is very rare. Goodbye!